subscribe to my channel and click the notification bell para lagi po kayong updated. Mga kabirds, usapang kakabsat at kalablab tayo sa araw na ito. So ayun na nga po, no? Si Kate Talens at po si Mang June. Itong dalawang to, mag-amo po ito. Po driver po si Mang June at ang amo naman po niya is si Kate Talens. At ngayon po, ang nangyayari, mayroon silang gulo, nagbabatuhan ng salita sa isa't isa. Sa madaling salita, nagkakaroon ng siraan. O, nagkakasiraan doon sa mga bagay na pinagsamahan nila, mga pinag-usapan nila, at kung ano nangyari doon sa mga panahon na magkasama sila. So yan po ang kalagayan ng relasyon ng dalawang ito na dati na nagtuturingang magkaibigan, nagtuturingang magkasangga. There's a possibility na nagtuturingan din po silang mag-ama. Since na itong si Kate Talens is wala na rin pong ama. Ganun pa man, ngayon nasa punto sila na kung saan is nagkakaroon nga po ng labasan ng mga bagay-bagay na nangyari noon na masasabi natin na nagkakaroon ng siraan. At hindi nalalaman ng netizen kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo, kung sino sa kanila ang nagsisinungaling. Kung sino sa kanila ang nagtatanggol sa sarili, kung sino sa kanila ang naninira sa isa't isa. So, yan po yung kalagayan na nangyayari ngayon. So, mga kabirds, ganito po kasi yan. Ang dalawang tao na merong relasyon bilang magkaibigan o kahit anong klase ng relasyon. Kapag ka po nasa good standing ang relasyon ng dalawang tao, anumang klaseng relasyon yan, mag-amo man kayo, business partner or lovers, hanggat na sa maayos na standing ang relasyon na yan, wala pong nangyayaring siraan sa mga bagay na yan. Talagang hanggat maaari, they protect each other. Pinoprotektahan po nila ang isa't isa hanggat maaari. To the point na ibinibigay po nila yung sarili nilang reputasyon, oras, panahon, kakayahan, lahat ng kayang ibigay. O ibinibigay po natin sa isang tao. Kapag ka po karelasyon natin yan at merong good standing. Now, kapag ka nasa panahon na nagkakaroon na ng problema, nagkakaroon na ng mga bagay na hindi maganda sa relasyon po nila, diyan na po nasusubok. Nasusubok ang tunay na pagkakaibigan, tunay na malasakit sa isa't isa, tunay na pagmamahal sa isa't isa. Ang tunay na malasakit, pag-ibig, tunay na pakikipagkaibigan o anumang klaseng relasyon yan, nasusukat po yan hindi sa panahon na maganda ang kalagayan. Nasusukat po yan doon sa panahon na dumadaan na po kayo sa mahihirap na sitwasyon na kung saan dito nakataya na yung inyong reputasyon, nakataya na ang pera at maraming bagay pa ang maaaring nakataya dito. Katulad po nangyayari dito kay Sir, kay Mang June at ganun din po kay Kate Talen. Na kung saan dahil sa nangyayari sa kanilang ganito, nakataya po dito ang kanilang reputasyon na kung saan mga influencer po ito, mga social media influencer. Ang ibig sabihin po ng social media influencer, maraming tao ang nakatingin sa kanila, maraming tao ang sumusubaybay, at yung mga tao na nakatingin at sumusubaybay na ito is nagugustuhan yung kanilang character, nagugustuhan yung kanilang ugali, to the extent na ginagaya na sila nito, gagayahin sila nito dahil nagugustuhan sila. Kaya sa panahon na to na nagkakaroon ng problema ang dalawang panig, this is the time, kahit sa anong klaseng relasyon, sa panahon na nariyan na ang problema, nariyan na ang pagsubok, that is the time na dapat lalong ipakita ang malasakit sa isa't isa, pag-ibig, pangunawa, at higit sa lahat, ang pagmamahal at pagpapatawad. Ito kasi yung mga panahon na dito lalabas ang mga ugali na hindi maganda ng mga tao o ng isa't isa sa ganitong sitwasyon. Madali kasing magpakita ng pagiging maunawain, pagiging mabait, pagiging mabuti sa panahon na maayos ang mga bagay-bagay. Eh what if kapag ka may problema na kung saan be realistic tayo,
Lahat ng bagay, hindi tumatakbo ng smooth sailing lang. Kahit anong klase ng relasyon, nagkakaroon at nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon at nagkakaroon ng pagsubok. Kaya diyan sa panahon na yan, masusukat kung totoo ba tayo. Totoo ba tayong kaibigan? Totoo bang nagmamalasakit tayo? Totoo bang nagmamahal po tayo? Ito yung mga panahon na dapat mas lalo nating pinipigilan yung mga damage na pwede nating magawa. Ito lalo yung mga panahon na dapat nating pinagmamalasakitan ang isa't isa. Kasi po batuhan na po ng ano yan eh. Kapag hindi ganun ang ginawa natin, magkakaroon na ng batuhan ng masasakit na salita sa isa't isa. Magkakaroon na ng labasan na tinatawag na baho, na kung saan lahat tayo, lahat ng tao is merong dark side. Merong mga panahon na kung saan hindi natin gusto yung panahon na yon sa buhay natin. Na kung saan ang mga pangit na pagkakataon na yan sa buhay natin is merong mga ilan-ilan tao na nakakaalam. Na kung saan yung mga tao na yan dumarating ang point kapag hindi ganun katibay ang pakikipagkaibigan o hindi napatunayan ang pakikipagkaibigan, nagagamit ito laban sa atin. Nagagamit ng isa't isa ang kanilang mga dating pinagsamahan, dati nilang mga sikreto, mga dati nilang mga itinago, kung saan darating ang point kapag nagkaroon ng away, lalabas at ilalabas niyan bilang panlaban sa isa't isa. Kaya yan po ang panahon, diyan po natin lalong mapapatunayan kung sino ba tayo. Bilang kaibigan, bilang anak, bilang magulang, bilang kapitbahay, bilang business partner, o anumang klaseng relasyon. Diyan sa panahon na dadaan kayo sa rough road, katulad ng nangyayari ngayon kay Kuya Jun, kay Mang Jun, at ganun din po dyan kay Kate Talen. Sa panahon na to, meron po silang panahon para ayusin po itong mga bagay na to nang malesen po nila, mabawasan o mapigilan po nila yung damage na pwede po nilang magawa sa isa't isa. Kasi po sa kahuli-hulihan, kapag ka nag-ayos, yung mga bagay na sinabi, yung mga bagay na nagawa, yun po yung mga bagay na kahit nag-aayos na, yun po yung mga bagay na naiiwan sa alaala. Although ang feelings is hindi na natatandaan o nakalimutan na yung feelings nung sakit na nagawa na yun, pero yung bagay na nagawa na yun is naaalala pa rin panapanahon. Lalo na kapag may kwentong lumabas na katulad nun, naaalala pa rin yun. Kaya like what I said, ito po yung panahon kung saan maninindigan ang isa't isa kung na matawag na tunay siyang kaibigan, tunay na nagmamalasakit, tunay na nagmamahal. Yan po ang dapat na nangyayari sa oras na ito. Mapigilan po nila yung kumakalat na balita sa kanilang dalawa, mapigilan po nila yung damage sa kanilang pagkatao o sa kanilang background. Lalo pa po mga public figure po kayo. Kayo po is mga influencer, may bata, matanda na nanonood na kung saan ginagaya po tayo, ginagaya po kayo. Kaya this is the time na ipakita ang pagiging mabuting tao. Opo. Hindi po mahalaga kung sino yung mali, kung sino yung tama. Sa kahuli-hulihan, kung sino po ang tunay na nagbigay, sino ang tunay na nagpatawad, sino ang umunawa, makikita at makikita po ng mga tao yan. Lalong-lalo na, higit kanino pa man, nakikita po ng Diyos. Opo, siya po ang nakikita kung bakit po tayo nagmalasakit, bakit tayo umunawa, bakit tayo nanatiling mabait. Opo, so mga ka-Birds, yan lang po yung pwede kong sabihin. May kaugnayan po sa kanilang samahan. So dun po sa ibang issue po nila, abangan nyo pa po yung mga ibang reaction video ko, pagbibigay ko ng saloobin, kaisipan at pananaw. So mga ka-Birds, lahat tayo, kung nagustuhan nyo po ang video na to, give us a thumbs up. Kung hindi naman po, that is all natural. Lahat po kasi tayo may kanya-kanyang kaisipan, may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang kultura. Kaya ang mahalaga lang po is unawain po natin ng isa't isa. And that's it for today. Thank you very much for watching!